Hello mga ka-viewers, for today's video po ay manguha kami ng papa ko ng alimango. Niyaya nga ako ng papa ko na manguha kami daw ng alimango. Eh ako naman ay wala pang content, kaya yan, sumama ako at binidyohan ko na lang po siya na nanguhuli ng alimango. So ayan nga po, nanguha na po dyan yung papa ko. Sa butas po yung alimango, nagubad na nga yung papa ko dyan kasi malalim po yung butas. Yan, tingnan nyo po. So, ayan nga po, yung una naming alimango na nakuha. O, ha? Ang tapang pa. Nakanganga pa yung mga panipit niya. O, ha? Yan, masarap talaga yan. At tinalian na nga yung papa ko yan. O, yan, naputol pa ngayon tali namin. Ngayon kasi, hindi na siya matibay. Yan, tinatalian na yung ng papa ko. Eh, kapag ako manguha niyan, eh, hindi po ako manguha ng alimango. Kasi natatakot ako na baka makagat ako. Kasi na, subukan ko na makagat niyan. Ay, ang sakit. Akala mo, pero mas masakit yung iniwan ka. Charot. So, ayun nga po guys, matagal lang po yung papa ko ng pagtatali ng alimango. Eh, kasi matagal naman talaga yan. O ha? Yan, o, tingnan nyo. O, okay na, hindi na yan makakagalaw. O, yun. At saka dito naman, ito po yung butas ng alimango. Marami siyang buhangin sa labas. Yan po yung butas. Yan. Yan po yung butas niya. At saka sa labas niya, marami po siyang tambak na buhangin at mga bato. O, tingnan nyo yan. O, diba? Marami siyang tambak na bato. At dali-dali ko nga dyan. Tinawag yung papa ko kasi ako po yung nakakita niyan. O, at saka nakakuha pa nga ako dyan ng takal. O. At pagkatapos po, dumating na yung papa ko. Eh, hinukay niya po. Ang sabi niya, baka daw malaki ang laman nito kasi ang laki po ng butas. O, tingnan nyo. Ang lalim pa ng kanyang butas. At saka bagong-bago pa yung kanyang butas po. Bago pa lang po yon. At saka yan, hinukay na nga yung papa ko. Antian. Habang tumatagal, palalim ng palalim yung kanyang nahuhukay kasi malalim yung butas ng alimango. Maasa po ako dyan na mayroon laman. Eh, yun pala, pinaasa lang pala ako. Bandang huli, wala naman pala laman. Tingnan nyo. Grabe, umasa talaga ako na may laman yan. Kasi, bagong-bago yung butas. Yung sabi ng papa ko, eh, wala naman pala laman. Kaya yan, umasa lang talaga ako. At naglalawalay muna kami ng papa ko para maghanap ng alimango ng butas. Inang nakita ko siya, ay may dinudukot na. Ididali-dali ako pumunta sa kanya. So, ayan na nga po yung nadaknan ko. O, mayroon na siyang nakuhang alimango, dalawa na. Yung isa ay malambot pa bagong palit ng kanyang mga shells. O, tingnan niyo yan, malambot pa yan. At saka yung papa ko, ay basang-basa na kasi may, yung loho ng butas ng alimango ay malalim. So, ayan nga po, nakakuha na niya yung isa. Ang sabi niya, dalawa daw yung laman. Eh, yung isa, pinatapakan muna sa akin, no? Yan, inapakan ko muna. Hindi lang nakita kasi nasa ilalim ng pa ako. At saka, dinukot niya po yung isa. Yan, nakawa po yung isang kagat, kung tawagin dito sa amin. Yan, tingnan niyo. Ulo na lang po yung natitira sa kapapa, oh. Kasi, yung katawan niya, lubog talaga kasi ang lalim ng butas. So, ayan nga po, guys. Nakuha niya na niya yung isa, oh. Yung alimango ay bakla po yan. Hindi ko po alam kung bakit nagkasama yung bakla at saka lalaki sa isang butas. Bakla? Yan. Magkasama po yan sila. Oh. Yan yung lalaki. Yung isa na maliit, yung, yun yung po yung bakla. At saka pinatapakan naman yung bakla sa akin, eh. Papa, kasi tatalian niya yung lalaki. Ayan nga po, kumuha na siya ng tali.
Eh, sadyang po, napakahirap po manghuli ng alimango. Eh, kasi malalim po yung mga butas. Surti na lang talaga pag mababaw na yung butas. At yun yun. Ang laki talaga niyan. Half kilo po yan. Pagdating dito sa bahay, tinimbang ko po siya. Kalahating kilo po siya. Tumitimbang po siya ng kalahating kilo. Yan. Nahirapan pa yung papa ko kasi ang lakas din. Pumapalag talaga. Diba? Ang laki talaga niyan. Yan. Tingnan niyo po yung pagtatali ng alimango. Kasi pag hindi mo po yan talian, baka makagat ka. At saka, baka makabala. Yan po. Natagal lang pa yung papa ko sa pagtatali ng alimango kasi. Yan. Tingnan niyo po, mga ka-viewers. Ganyan lang po yung pagtatali ng alimango. Pati yung mga galamay niya ay tinatalian. Para hindi po siya magkagalaw. Kasi pag magalaw po yung alimango, ay yung mga galamay niya ay napipigtas po. Kaya pati galamay tinatalian ng papa ko. Ang mahal pa naman ang kilo ng alimango dito sa amin. Yung isang kilo po ay nagkakahalaga ng 500 po. 500 pesos. Yan ang laki, diba? Yan po yung lalaki. At saka yung bakla po nakasama niya sa butas ay inapakan ko muna. Ayan. Kukunin na pala ng papa ko dyan kasi tatalian din niya. Ang papa ko pala ay gawain niya na manguha ng alimango. Simula pa doon ng bata siya ay nangunguha na siya ng alimango. Kasi dati dito sa amin, napakadami talaga ng alimango dito sa amin. Kahit nga po sa tabi ng dagat po, mayroon mga butas na ng alimango. Yan po dati yung gawain ng papa ko pag wala po silang pasok sa paaralan. Nangunguha po sila ng alimango ng kanyang kapatid. So, ayan nga po guys. Sinalian niya ni papa yung baklang alimango. Yung baklang alimango pala ay napakataba po niyan. Yan. At saka, umuwi na nga kami. Pauwi na nga kami dyan ng papa ko. Yan, naglalakad-lakad po kami. Baka may makakita pa ng butas ng alimango. Habang pauwi nga kami ng papa ko, nakakita po ako dyan ng isang butas ng alimango. At tinawag ko yung papa ko. Tingnan nyo. Yan. Dinukot na nga ng papa ko yung butas ng alimango. At ang sabi pa nga ng papa ko, nge. Kasi, yung laman ay malambot. Yan, tingnan nyo. Napakalambot po niya. Yan po, tingnan nyo. Napakalambot talaga niya. Yan. Pag malambot kasi, hindi yan nangangagat. Kaya, pwede mong hawakan kasi ang lambot talaga. Tingnan nyo. Bagong palit siya ng chills niya. Yan. Pauwi na nga kami niyan ng papa ko. At pagkatapos po, naghanap na naman kami ng ibang butas habang pauwi. Tingnan nyo po. At saka, ito nakakita naman po ako ng butas. Idinukot naman po ng papa ko. Pinaasa din naman ako niyan, ang butas na niyan. Akala ko mayroong laman kasi bagong-bago pa. Yung pala, yung laman ay isda. Hindi tinirhan ng alimango. Yan. Wala na daw sabi ng papa ko. Kasi
isda na yung nakatira eh. Pag ganun may isda na nakatira, wala na talaga yung laman. So, ayan na po guys, mga ka-viewers, yan na po yung namin nakuha ng papa ko. Oh. 6 na piraso. Yan po ay lalaki. Yan po ay bakla at saka yung lalaki po. May tatlong ori pala na, may tatlong kasarian pala yung mga alimango. Babae, lalaki at saka bakla. Yan po o. Oh. Yan po yung bakla o. Oh. Tingnan nyo yung kanyang tiyan. Yan naman po yung dalawa na malambot. So yan lang po guys. Salamat sa panonood. Don't forget to follow.